news mga kabayan! Kamakailan ay sinimulan ang groundbreaking ceremony ng OFW Hospital. At ayon kay House Speaker Gloria Macapagal Arroyo, kahit maitayo ang OFW Hospital ay kailangan pa rin ng pondo para sa pagpapatakbo nito. While the land and the building are now free, DOH needs to have operating expenses. And he said that in order to justify operating expenses to be budgeted every year, we need to have an enabling law providing for an OFW hospital. Ngayon ay lusot na sa Kamara ang inihahaing House Bill 9194 o OFW Hospital Act na naglalayong maghatid ng special facilities at comprehensive healthcare services sa lahat ng migrant workers at kanilang legal dependents. Samantala, noong nakaraang February 2019 ay nagkaroon ng kampanya na isulong ang pagbibigay ng libreng dialysis. At ngayon ay aprobado na rin ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na ito na naglalayong magbigay ng libreng dialysis sa mga mahihirap na nangangailangan. Isa pang good news mga kabayan! Nanumpa na si Dr. Chi Umandap sa harap ni Pangulong Duterte bilang bagong miyembro ng Board of Trustee ng OWA. Bago siya itinalaga, si Dr. Chi Umandap ay nagtrabaho bilang OFW. Siya ang kaisa-isang Pilipino na nagtrabaho sa loob ng opisina ng Undersecretary ng Ministry of Health ng Kuwait. Siya ay pinuno ng Advocates and Keepers Organization of OFW at founder ng Ako OFW Incorporated. Isa sa mga advokasya ni Dr. Chi Umandap ay ang pagkakaroon ng OFW Hospital or Ward sa loob ng Regional Hospital sa buong Pilipinas at ang pagkakaroon ng OFW Pension Plan. Abangan po natin sa mga susunod ang mga magagandang balita or updates tungkol sa mga bagay nito at naway maging tuloy-tuloy na ang mga good news para sa ating lahat ng mga Pilipino.